Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ng panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 282 ng High School League. Naguwang ang makapuntos ni Yamaguchi laban sa matinding depensa ni Yanamichi. Ngunit, itong bida natin ay hindi din nagpapatalo. At talaga namang ipinangako nito sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang mabawian lamang itong si Yamaguchi. At talaga namang tinupad ni Hanamichi ang kanyang pangako sa kanyang sarili nang nagawa nitong dakdakan si Yamaguchi sa mismong harapan nito. Sa kabilang banda naman, hawak na nga ni Yutoki ang bola at mabilis niya itong itinitribol papunta sa kanilang basket. Ngunit, laking gulat ni Yutoki dahil na nga sa biglang may sumundot sa bolang hawak nito mula sa kanyang likuran. Ano? May sumundot sa bolang hawak ko? Pero sino to? Sino ang sumundot sa bolang hawak ko? Wala naman akong kasabay kanina. Kaya naman, sino kaya ang susundot nito? Yan ang sabi ni Yutoki sa kanyang sarili. At ang paglingon nito, nakita niya si Orochi na hawak na ang bola. Huli ka! Akala mo siguro makakapundos kayo ng ganun lang kadali sa amin, no? Pwes, diyan ka nagkakamali, Yutoki. Dahil walang madali ang puntos na magaganap para sa inyo. At oo nga, sabihin na nating mabilis at mahusay ka sa dribbling. Ngunit, aanhin mo ang bilis at galing na yan. Kung hindi ka naman magiging alerto sa paligid mo. Ngayon, humanda na kayo. Dahil babawiin na namin ang kalamaan sa inyo. Yan ang sabi ni Orochi. Sabay kuha na nga sa bolang hawak ni Yutoki. Habang itong si Hanamichi naman ay labis na natutuwa dahil sa nagawang ma-steal ni Orochi ang bola mula kay Yutoki. Nice one, Orochi! Isang napakagandang steal ang nagawa mo sa payatot na yan. Nagawa mong mapahinto ang binabalak nilang pagpuntos laban sa atin. Sige, Orochi! Ipagpatuloy mo lang yan! Patunayan natin sa kanila na hindi tayo basta-basta manlalaro lamang. Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang sobrang natutuwa. Sa kabilang banda naman, itong si Orochi ay talaga namang nagulat sa improvement nitong si Orochi. Ibang klase ang bilis nitong si Orochi ngayon na. Hindi ko talaga inaakala na ganito na siya kabilis ngayon. Nakakamanga ka, Orochi. Pinapabilib niya ako ni Hanamichi. Siguradong kapag nagkaharap tayong tatlo sa International League, magkakaroon ng matinding digmaan na may tatatak sa kasaysayan. Yan ang sabi ni Orochi sa kanyang sarili. Habang itong si Orochi naman ay nakuha na nga ang bola laban kay Yutoki, nang biglaan niya itong ipinasa papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad naman itong umatake sa kanilang basket. Ngunit, bigla namang nakabawi sa depensa itong si Yutoki at agad na sumulpot sa harapan itong si Rukawa at dinepensa nito ng sobrang solid. Kaya naman, napagdesisyonan ni Rukawa na ipasa na lang ulit pabalik ang bola papunta kay Orochi. At nang hawak na ulit ni Orochi ang bola, hindi na ito nag-aksepan ng oras at agad niyang inatake ang depensa nitong Tindayo nang biglang sumulpot si Ategi sa kanyang harapan. Ngunit, hindi nagpa-apekto dito si Orochi at talaga namang patuloy lang ito sa pag-atake sa depensa ng Tindayo nang bigla itong nag-spin moves ng sobrang bilis pa kanan ni Ategi. Subalit, itong si Ategi ay nagawang sabayan ang spin moves ni Orochi. Hindi ka makakalusot sa akin ng ganun lang kadali, Orochi! Nakita ko na ang mga galaw mo na yan. Kaya naman, hindi nagagana sa akin ang ganyang mga galaw mo. Dahil basang-basa ko na ang malinang galaw mo na yan. At oo, aaminin ko mabilis ka nga talaga. Subalit, sisiguraduhin ko na mapipigilan kita sa pagkakataon na ito. At hindi ka makakagawa ng punto sa depensa ko. Yan ang sabi ni Ategi. Habang itong si Orochi naman ay nahirapan na nga ng gusto sa depensa ang ginagawa sa kanya ni Ategi. Nakaasar, ang lakas ng kanyang depensa. Hindi tulad kanina, nagagawa ko pang makalusot. Pero ngayon, grabe na ang kanyang ipinapakitang depensa. Mukhang seryoso na nga talaga ang lalaking to sa laban ah. Nakainis, kailangan maipasa ko na agad ang bola bago niya pa ako matrap ng gusto. Yan ang sabi ni Orochi sa kanyang sarili. Sabay nolukpas ang bola papunta kay Sawakita. At nang hawak na ni Sawakita ang bola, agad naman itong binunggo ang depensa ni Cloud sabay ngumiti.
sabay step back ng sobrang haba, sabay talon at tumira ng isang napaka-solid na tres. At dahil sa napatras itong si Cloud dahil sa ginawang pagbangga ni Sawakita sa kanya, hindi na nito nagawa pang masabayan si Sawakita sa tres. Kaya naman, nalibre ng bahagya si Sawakita at nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang magawa na nilang maitabla ang score sa Team Dayo. 9-9, tabla na ang score. At itong si Anamichi naman ay sobrang natutuwa sa ginawang play ng kanyang mga kakampi. Nice one, Kalbong, galing sa Amerika. Pasok na pasok ang tira mo sa tres, ha. Ngayon, nagawa na nating maitabla ang score sa kanila. Sige mga kasama, pakitaan natin ng bangungot ang mga ulupong ng mga Dayo na yan, na kahit matatanda na sila, kaya natin silang sabayan at kaya natin silang talunin. Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang sobrang natutuwa. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team Dayo ang bola at dinadala na ito ni Yotoki papunta sa kanilang basket. Nabigla itong lumapit kay Yamaguchi. Yamaguchi, meron ako naisip na plano. Ngayon, maghindikoy ka muna sa loob ng basket. Maghindikoy ka at gumawa ka ng isang cut sa loob. At kapag nagawa mo mag-cut sa loob ng basket, ipapasa ko sa iyo kunwari ang bola. At kapag nag-react silang lahat sa gagawin nating plano, siguradong makakapuntos na tayo dito. Kaya naman, Yamaguchi, simulan na natin ito. Huwag tayo magpapatalo sa mga batang malalarong yan. Hindi dapat nila tayo matalo dito. Yan ang sabi ni Yotoki. Sige Yotoki, alam ko na ang aking gagawin. Alam ko na ang gusto mong mangyari dito. Ngayon, humanda ang mga batang yan dahil makakabawi na din ako sa kanila. Yan naman ang sabi ni Yamaguchi. Sabay sinimulan na ang pag-cut sa loob ng basket. Habang itong si Sawakita naman ay napansin ang balak gawin ng Team Dayo. Kaya naman, agad itong napasigaw ng malakas. Mga kasama, isang cut ang gagawin niyang si Yamaguchi na yan. Siguradong sa kanya mapupunta ang bola. Kaya naman, pigilan natin siya dali. Huwag nating hahayaan may pasa sa kanyang bola. Yan ang sigaw ni Sawakita. Habang itong si Yotoki naman ay akmang ipapasa na nga ang bola papunta kay Yamaguchi. Nang biglang hinarangan ni Hirochi ang direksyon nitong si Yamaguchi. Huli ka! Akala mo ba may papasa mo ang bolang yan? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil madali lang basahin ang mga plano ninyo. Yan ang sabi ni Hirochi. Nang bigla itong nagulat. Dahil sa hindi itinuloy ni Yotoki ang kanyang pasa papunta kay Yamaguchi. O ano? Isang fake pass? Huwag mong sabihin na sa iba niya ito ipapasa. Patay na, nalinlang nila kami. Naku po, kanino niya kaya ito ipapasa? Yan ang sabi ni Hirochi sa kanyang sarili. Habang itong si Yotoki naman ay napangiti ng bigla. Sabi na nga ba, gagana ang ganitong galaw sa inyo. Masyado kayo mabilis malinlang sa simpleng galaw lamang. Ngayon, nayari na kayo sa amin. Dahil nalibre na itong si Ategi. Yan ang sabi ni Yotoki. Sabay pasa ng bola papunta kay Ategi. At ang hawak na ni Ategi ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang napakalayong tres. At sa pagkakataon na ito, dahil nga sa nalinlang ang Team Sakuragi sa ginawa nitong si Yotoki at Yamaguchi, nalibre itong si Ategi sa tres. Kaya naman, nagawa niyang maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha ulit nila ang kalamangan sa Team Sakuragi. 9-12, pabor na ulit sa Team Dayo. Habang itong ibang malalaro ng Team Dayo ay talaga namang nagpurian sa isa't isa dahil na nga sa ganda ng ipinakita nilang play laban sa Team Sakuragi. Nice one, Ategi! Ang ganda ng ginawa mong tres na yun, ah. Solid ka talaga tumira sa rainbow area. Halos hindi mo lang ito sumahid sa ating basket. Sa isang iglap lamang, nagawa agad nating makuha ulit ang kalamangan sa kanila. Nice one talaga, Ategi! Yan ang sabi ni Yotoki. Hindi ko naman magagawa yon kung hindi dahil sa tulong at talino ninyo ni Yamaguchi. Kaya naman, tayong tatlo ang nakagawa ng puntos na yon. Sige, ipagpatuloy lang natin ito. Huwag nating hahayaan na makabawi pa ang mga batang yan sa atin. Yan ang usapan ng Team Dayo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team Sakuragi ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Yotoki, nang biglang nagulat si Yotoki dahil sa biglang sumulpot si Hirochi sa kanyang harapan. At talaga namang sobrang solid ng screen na ginawa ni Hirochi dito kay Yotoki na naging dahilan upang makalusot itong si Rukawa sa depensa ni Yotoki sa kanya. Malas! Isang screen ang ginawa ng locking to sa akin. Nakakaasar! Hindi ko sana papalagpasin itong si Rukawa sa depensa ko. Ngunit, dumating ang kulokoy na to at in-screenan ako. Nakakainis talaga! Hindi ko siya napansin!
Yan ang sabi ni Yutoki sa kanyang sarili. Habang itong si Orochi naman ay mabilis na nilisan ang pag-screen dito kay Yutoki. Sabay takbo sa kanilang basket. At itong si Rukawa naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Orochi. At nang hawak na ni Orochi ang bola, agad naman itong tumalaw na takmang gagawa ng isang 360 slam dunk. Habang ang buong manlalaro sa loob ng court ay napanganga sa binabalak na gawin itong si Orochi. Dahil na nga sa kauna-una ang pagkakataon, gagawa na din itong si Orochi ng punto sa laban. At balak nitong gayahin ang ginawang slam dunk ni Hanamichi. Ano? Isang 360 slam dunk? Oo nga, isang 360 slam dunk ka ang gagawin ng lalaking yan. At talaga namang mukhang magagawa niya ito. Dahil nga sa kanyang taas ng talon. Kaya naman, hindi malabong magawa niyang maipasok ang 360 slam dunk na yan. Hindi na natin yan magagawang pigilan pa. Dahil sobrang higpit ang bantay ng dalawang may pulang buhok sa ilalim ng basket. Kaya naman, malabong masabayan pa ito ni Poro at Yamaguchi. Yan ang gulat na sabi ng ibang manlalaro ng team tayo. Ngunit, mas lalong nagulat ang buong manlalaro sa loob ng court. Dahil na nga sa nagawang mabitawan ni Orochi ang bola dahil sa nadulas ito sa kanyang mga kamay. Kaya naman, itong si Hanamichi at Itachi ay talaga namang napanganga habang nakatingin kay Orochi. O ano? Loko-loko ka talaga! Akala pa naman namin magagawa mo ang 360 slam dunk! Yan ang sabi ni Hanamichi. Sira ulo ka talaga! Hindi ka talaga nag-iisip! Hanggang ngayon ba naikipagpagalingan ka pa din kay Hanamichi? Nasa isang grupo na tayo! Kaya naman, dapat nagtutulungan tayo ngayon! Yan naman ang sabi ni Itachi. At dito na nagtatapos ang chapter 282 ng High School League.